Good morning viewers, kami nga pala ang Undecided at nandito kami upang ipakita sa inyo kung paano mag-assemble at mag-disassemble ng isang system unit. Ang CPU ay binubuo ng system case. Ang system case ang kumukover sa mga ibang parts upang maitago ito para hindi madaling makita. Ganito ang kadali magtanggal ng system case. May apat itong pins. Madali lang tanggalin ito. Una, ikutin natin ang unang part. Medyo mahirap siya kasi nga medyo madin yung pagkano para hindi matanggal yung system case. Yan. Tatanggal na natin ngayon yung unang screw. Next naman, yung taas sa kabila. Tatanggalin din natin to tulad ng ginawa natin sa una. Pati yung pangatlo. Yan, medyo mahirap siya. At pati yung pang-apat. Ngayon, pagtapos natin tanggalin ng mga screw, pwede natin siya hilahin ngayon ng dahan-dahan. Paghila niyan, ipupul mo lang yung system case, tapos kailangan mo lang siya ilagay sa safe na place para hindi siya matanggal. Next, yung likod naman. Yan. Pag natanggalin natin ito pareho, makikita na natin ang kabuuan ng system unit. Ganito ang kabuuan ng system unit. Yan. So ngayon, pwede natin pagpatuloy kung paano magtanggal ng isa-isang parts ng system unit. Ito ang ating system unit. So nakikita nyo, meron tayong mga wires at saka IDE. IDE stands for Integrated Development Environment. Nagko-connect siya sa bawat isa. Itong mga wires na to, na, ano siya, power supply, dahil siya sa power supply na nagko-connect sa mga devices natin para magkaroon siya ng power. Bale, ayan yung ano, sa loob ng CPU. So nakikita natin ang bawat connection ng bawat isa. Nagko-connect sila gamit ang mga wire at saka yung power para masuportahan yung mga gadgets na nasa loob ng ating system unit. Ito ang IDE. Una natin siyang tatanggalin. Motherboard. Medyo mahirap siyang tanggalin, so kailangan natin ng konting pag-iingat. Yan. Tapos, tatanggalin na natin galing sa floppy drive. Ito na yung una nating IDE. Tapos, pagkatapos nun, isusunod na natin ang IDE na galing din sa motherboard na nagko-connect sa floppy drive. Minsan, nagkakaroon siya ng mga ano, di siya natatanggal agad dahil sa naiipit yung mga ano, kailangan natin, yung mga pins niya, kailangan natin dahan-dahanin kasi minsan napuputol yung pins na nagiging dahilan para masira yung mga pins niya, so hindi na siya gagana. Ito na yung connection niya sa DVD room. Bale, meron tayong dalawang ribbons ng IDE. So, isusunod na natin yung connection niya. Yung connection ng wires galing sa... Ito yung power supply natin. Nakikita natin yung mga wires niya. Ito na yung ating motherboard. Nakikita mo yung power supply na kakonect yung mga wire niya dito sa motherboard. So, yung nagbibigay ng power para masuportahan yung system unit natin. Kailangan natin pindutin tong button na to para matanggal yung ano natin, connection niya para sa motherboard. Yan, ito yung pinipindot para matanggal agad. Susunod naman yung sa DVD room or CD room. Susunod natin yung hard floppy disk at ang hard drive. Ayan, ito na yung mga wires. Ayan. So, yung mga wires na nagko-connect sa system unit natin papunta sa ating power supply. Ayan, ito na yung mga wires natin, di ba? So, kailangan natin tanggalin yung ating power supply. Kailangan natin siyang itayo. Ayan. Makikita nyo, sa
sa power supply, sa bawat side niya, may apat siyang screw. Yan. Kailangan natin siyang tanggalin isa-isa. Kailangan yung ingatan yung power supply natin kasi minsan, ano, natatanggal siya agad or pwede siyang mahulog. Pwede rin siya minsan mag-overheat. Habang tinatanggal natin tong screw, makikita nyo na meron siyang pan. Ito yung pan, siya yung nagpapalamig para hindi agad uminit yung power supply natin. Yan, natatanggal na natin siya. Itong saksakan na to, siya yung nagko-connect sa monitor at saka sa AVR. Para, itong dalawang saksakan na to ah. Yan, natanggal na natin yung power supply natin. Ito ang power supply. Meron siyang dalawang saksakan para sa AVR at saka sa monitor. So ito yung fan para hindi agad uminit yung system natin. Matapos nating tanggalin ang power supply, tapos yung mga wires na nakakonek sa hard drive, sa floppy drive, at saka sa CD-ROM, tatanggalin naman natin yung mga screw para malaman natin yung maayos na pagtatanggal. Ito yung hard drive natin na pwede tayo makapag-store ng mga ano, ng mga data, na kahit naka-turn off yung computer natin, masisave pa rin siya. Kasi nga, siya yung pinakang primary storage natin. Yan. Medyo mahirap, kaya kailangan tis-tis din. Tapos, yung mga screw na tinatanggal, kailangan safe. Para pag ibabalik na natin siya, hindi na tayo maghahanap kung saan-saan. Pagtapos natin magtanggal ng ano, ng hard disk at saka ng floppy disk, sulit naman natin tatanggalin yung screw ng DVD ROM. At yun, dito natin nilalagay yung mga ano, DVD or CDs na for example, pag nag-install tayo ng OS, ito yung ano, natin yung nilalagay. Tanggalin muna natin yung screw niya. Tapos, dito naman, dito naman sa kapita. At ito, ilagay natin na maayos yung screw para pag ikakabit natin siya, hindi siya mawawala. Tapos, pag tatanggalin na itong DVD ROM, itutulak lang siya palabas. Yan. Tabi natin siya. Sunod naman na tatanggalin natin is yung NIC or yung LAN card or yung network, yung tinatawag natin na network interface card. Ito yung ginagamit para makakonect tayo sa ibang computer. Next is yung RAM. Itong RAM, ito, ano, storage devices siya, kung saan, ano, volatile siya. Dito na yung store yung mga data na ginagawa natin. Tapos, once na na-turn off na yung computer, nabubura din yung mga data na i-store dito. Tapos, sunod naman, natatanggalin natin is yung heatsink para sa North Bridge. Yung North Bridge, yung nagsusupport para sa CPU natin. Yan, kailangan i-press siya pa. I-press siya. Tapos, tanggal. Okay. Yung sa akin naman, tatanggalin natin yung mga ilaw na nakalagay sa system unit. Unang-una, ito yung hard drive lead. Dahan-dahan lang, baka masira. Then, yung mga iba rin. Puro lead yan. Sa reset. Sa power supply. Then, power lead. Yan. Then, dito naman, alisin rin natin yung mga ground.
hihimot lang kapag. Then, mga 5 volts na kuryente, data, mga data, yan. Natanggal na natin. Bali yan sa sunod, yung motherboard. Yan. Dahan-dahan lang natin tanggalin kasi sensitive yan. Pag nasira yan, sira na rin yung computer. Then, kunin natin yung motherboard. Patayin. Ito na yung ating motherboard. Ngayon, alisin natin yung CMOS. Ayan. CMOS. Then, yung power ng fan. Ito yun. Then, yung fan. Ilus natin to. Then, tanggalin na natin yung fan and heatsink. Dito sa heatsink na to, iaangat yan para matanggal. Yan. Paririn sa kanila. Yan. 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 Ito na yung heatsink saka yung fan. Then, lastly, yung processor naman. Ingat natin to, yung lock niya. Then, ito na yung processor. Diba, napakadali lang mag-disassemble ng isang system unit. May iba't ibang parts ng system unit. Makikita nyo ngayon dito, yung mga tinanggal namin kanina. Ngayon, merong ibang-ibang parts, diba? Una, yung system case, and siya yung pinakamalaki sa lahat ng parts, and CMOS battery naman na pinakamaliit. Pero bago natin kabit, isa-isa't ulit to, unahin natin muna yung motherboard. Una, meron tayong tinatawag na CPU processor. Na ikakabit natin sa CPU socket. Yung CPU socket, meron siyang dalawa. Land-grid array at pin-grid array. Ganito lang pagkabit ng CPU processor. Diinan nyo na lang mabuti at ilock nyo. Meron din tayo natawag na CMOS battery. Ito naman yung nag-i-store ng date and time natin kahit patay natin yung PC. So, napakatay na ikabit. Ilagay nyo nandun siya sa may bilog para sa makanya na lagayan. Tapos, diinan nyo lang. Yan, nakabitan natin ngayon yung CMOS battery. Next naman, yung heatsink naman para sa CPU processor. Ganyan lang ang kabit niyan. Ilapat nyo lang na maigi ang heatsink. Tapos, ilock nyo lang na maayos para hindi masyadong gumalaw. Yan. Pag nalagay nyo na maayos, pwede nyo na ikabit ngayon yung isa pang heatsink. Ganyan lang yan. Ikawit nyo, kasi may apat tong hole. Or hook. Para madali siya yan, ikabit nyo muna yung isa. Then, yan. Diinan nyo na maayos, ilapat nyo. Tapos na ilapat, i-ano nyo yung bawat hook. Yan. Yan, i-shoot nyo lang sa may hole. After natin ma-shoot, next naman. Ngayon, nakabit na natin yung heatsink and fan. Igabit na natin yung power. Then, susunod, itong RAM. Nakalagay dito, DDR3 siya. May 256 na MB. Yan. Tingnan natin kung saan yung butas. At isentro natin dun. Dahan-dahan lang. Yan. Then, dahan-dahan, isagad natin. Sagad pa natin. Yan. Nasagad na siya. Ngayon, kabitan natin dito sa system unit. Ay, sa system case. Yan. Tingnan natin kung kasi sa... kung paano yung pwesto. Yan. Ngayon,
Ngayon, nahihirapan ako ikabit. Kaya, hahanap ako ng pwesto na madadalian ako. Unang-una, itatabi ko muna yung mga gamit. Hard drive, floppy disk, CD drive. Sabihin muna natin, ihiga natin sa kabit natin. Dapat maingat sa pagkagabit kasi baka masira. Kung nasira na yung MOBO, masisira na, hindi na rin gagana yung system unit. Ayan. Pilak natin sa likod. Ayan. Nalak na. Ayan. Nandiyan na siya sa system unit. Ngayon, may natitira pa. Ang NIC or LAN card. Ngayon, kakabit natin siya sa PCI or peripheral component interconnect. Ayan. Dahan-dahan. Dapat maingat. Sakto. Ngayon, ang ikukunin ko naman yung mga LED at yung mga bulb. Yun na yung finish sa pagkabit. Make sure na nakakabit lahat. Yan. Yun na, pagtapos natin ikabit yung motherboard natin, so ikakabit na natin ngayon yung hard disk. So kailangan ito yung nasa ilalim, tapos ito yung nasa ibabaw. Kailangan pagandun yung pagkakabit. Yan. Pag nakita nyo na yung dalawang butas na yan, ilalagay nyo na ngayon yung screen. Kailangan natin siyang i-screw ng mabuti para hindi siya gumagalaw. Yan, pagtapos nyo sa isang phase na yan, kailangan natin siyang iikot. Kasi meron pa siya dito ang kailangan natin din i-screw. Yan. So, sa napapansin nyo, meron siyang apat na ports. Yun, para ano, ma-maintain natin na hindi siya gumagalaw. Saka ano, ito kasi yung floppy drive. Hard disk natin, ano, mahal siya pag hindi natin sa market. So, pagtapos natin ikabit yung ating hard disk, susunod na natin ngayon yung floppy drive natin. Yan, ito siya. Kailangan na natin siyang i-ice ko rin. Yan. Kailangan, ito yung nasa ilalim, yung button. Kasi dyan yung pinapasok yung mga, ano, yung disket. Dati kasi diba ito nga yung ginagamit. Hindi siya gumagamit ng CD. Yan. Pag nakita nyo na ulit yung dalawang butas na katulad nyan, pwede nyo siya ilagay yung screw. Yan. Tapos natin ikabit yung hard disk. So, floppy drive naman. Ito yung inaanohan natin ng disket.
sa ngayon, hindi na siya ginagamit. Pero make sure na yung sa floppy drive, pag inabit ko siya, nasa ilalim ko may boto. So, paganto siya ibakapit. Yan, paganyan. Pag nakaganyan yung dalawang butas na yan, pwede na siya kabitan ng screen. Dati kasi, di ba nga, yung floppy drive, sikat siya. Tapos ginagamit siya as nang nilalagyan siya ng disket. Pero sa atin ngayon, uso na sa atin yung mga CD or DVD-ROM. O kaya yung mga flash drive. Saka itong floppy drive, phase out na din siya ngayon sa market. Yan. Pagtapos niyan, lilipat naman natin ngayon sa video na. Ito niya. Nilagay ko lang yung screw niya dyan, pero i-tip ko pa rin siya para mas ma-sure natin na nakalock na siya. Ayan. So, nakabitan natin yung floppy drive at saka yung side disk. Ayan, pagkatapos naman ikabit yung hard disk at saka yung floppy drive, sulit naman na ikakabit natin is yung DVD-ROM. Kung paano natin siya tinanggal kanina, ganun din natin siya ikakabit. Ito natin siya ilalagay. Yan. Tapos, kailangan rin natin siya lagyan ng screw para mas ma-secure siya. Para ano, hindi siya gumalaw-galaw. Para mas madali siya lagyan ng screw, ihiga muna natin siya. And after yan, dito naman sa kabila, dapat i-screw din natin yung kabila. Kailangan higpitan natin siya ng mabuti. Para hindi siya matanggal-tanggal. Okay. Pagkatapos makakabit yung ano, yung DVD-ROM, sunod naman natin yung power supply. Para magkaroon ng power yung motherboard natin, kailangan natin itong ilagay. Yan. Kailangan ano, ma-shoot sa butas para maayos yung pagkakalagay. Tapos, lalagay na yung screw. Mabigat. Yun. Iunti natin iikutin yung screwdriver para maayos yung pagkakabit ng power supply. Yan. Mahirap siyang ikabit, kaya kailangan. Then, sa kabila naman. Di sure na pag nagtatanggal tayo ng power supply, yung mga screw nito, nasa safe na lugar para
hindi ka maghahanap after mong matanggal. Yun. Isa pa. Yan. Pagkatapos makabit yung power supply, kakabit naman natin yung mga wire para sa hard drive. Ito. Ito yung para sa hard drive. O sa hard disk. Kailangan masusot mo sa butas para maayos yung pagkakalagay. Yan. Then, next yung sa floppy disk. Ganun din. Kailangan maayos yung pagkakalagay mo para mag-function ng maayos yung system unit. Hindi ka na pa tanggal-tanggal kasi hindi nagmamalfunction yung iba. Kaya yeah, dapat maayos. Then, next naman yun sa DVD room. Yan. Tapos na. Tapos natin makabit yung mga connection ng power supply sa DVD room, sa hard disk, tsaka sa floppy drive, tsaka sa motherboard. Sino naman ay kakabit natin is yung sa floppy drive. Yung connection sa floppy drive tsaka yung sa motherboard. Then, ikakabit na natin yung IDE. Sunod is yung nakakonect naman sa CD-ROM, sa hard disk, at saka sa motherboard. Ito yung lock sa CD-ROM. Yung gray sa hard disk. Hindi yun lang, sinaka-connect siya sa motherboard. Okay, tapos natin na-assemble yung motherboard, DVD-ROM, floppy drive, tsaka hard disk, tsaka power supply. Lalagay naman natin yung cover na ng system unit natin. Pansin nyo, meron siyang fan para hindi mag-overheat yung natin, system unit. Tapos, lagyan natin siya ng screw para masecure na hindi siya gagalaw. Tapos, lagyan din natin ng cover sa kabila. Ayan, tapos na tayo mag-assemble at mag-disassemble ng system unit. Alam niyo na, ah.
Diba madali lang? So kaya nyo lang gawin yan sa bahay ninyo. Teka muna! Basta mag-ingat kayo. At basta tandaan nyo lang lahat ng ginawa namin. At kami nga pala ang... Undecided! At dito na po nagtatapos ang aming presentation. Sana may natutunan kayo. Bye! Bye! Okay na.